Welcome to my vlog, and this vlog isi-share ko sa inyo yung mga na-realize ko during my vacation sa Pilipinas. At ito lang naman yung mga na-realize ko during ako'y nasa bakasyon at nagne-negosyo sa Pilipinas. And this is how I start the realization. Actually, totoo yung sinasabi nila na if you are doing business, meron kang time freedom. Totoo yon na may time freedom kapag ka ikaw ay nagninegosyo. But for me, imbis na gamitin ko yung aking time freedom dun sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ay ginamit ko ito para pag-aralan at asikasuhin yung sinisimulan naming negosyo. Dahil hindi pa naman ito malaki. Kailangan ko itong pag-aralan, kailangan ko itong asikasuhin. But dito ko na-realize na ikaw yung magmamanage ng time mo. Dahil kung gusto mong gumising ng tanghali, ng maaga, matulog ka ng late, or matulog ka ng maaga, it's up to you. That is my realization. And as of now, I am proud to say na meron kaming staff, aming sinisimulang negosyo, na talagang I am proud to say na maaasahan ko sila at reliable sila. Kaya dito sa pagninegosyo, yung time freedom, nasa sayo yun kung saan mo siya gagamitin. Kung siya ba ay aaksayahin mo sa mga walang kwentang bagay o gagamitin mo siya para sa pag-improve ng mga gusto mo marating sa buhay. Problem encounter, actually, sa panahon ng pagbabakasyon ko, personally, marami akong problemang na-encounter. But for me, there is two kinds of problems. One is good problems, and the second is the bad problem. But most especially, yung mga na-encounter ko naman is on the number one. That is a good problem. Pero wag na natin i-elaborate kung ano yung good problems. So hindi ko na i-elaborate kung ano yung good problems. Sa akin na lang yon. And then, next time, maybe I will share it to you. Special things na nagawa ko. Actually, this is a way, way back na talagang gusto kong gawin. And then, I come up na nagawa ko last vacation. So, ang mag-payback doon sa mga tao na tumulong sa akin before na during talagang walang-wala, hirap ka sa buhay, and then, sila yung mga tao na tumulong sa akin. But the thing is, we need to pay back them para sa mga nagawa nila sa atin before. Dahil unang-una, kung wala sila, wala rin naman tayo kung nasaan man tayo ngayon. Hindi naman ako successful na tao as of now. Actually, kung i-compare ko yung buhay ko before and now, is masasabi kong malayo na rin yung narating ko. Pero malayo pa ako sa mga pangarap ko. Marami pa akong tatrabahuhin. And then, this is the good things na mag-payback tayo doon sa mga tao na tumulong sa atin before. It's not limited to the money. Pwede naman i-treat mo siya ng isang lunch or dinner and then samahan mo ng masayang kwentuhan na may kasamang throwback story. Iyan yung nagawa namin. Actually, masaya kami na nagkwentuhan. Kasama ko yung pamilya ko and then sila. That is one way of giving payback to them. Ano yung na-realize ko tungkol sa pamilya? Actually, sobrang na-miss ko yung pamilya ko. But kahit paano, kahit sobrang busy, nagawa ko pa rin isingit na makapag-bonding kami, makakain sa labas, makapagkwentuhan, magkamustahan. So, isa yun sa mga importante na dapat natin ginagawa. Yung ibang spare time namin ay nabibisita rin namin yung aming mga kakilala, kaibigan, mga dating katrabaho sa abroad na ngayon ay nagninegosyo na rin. So, good luck sa inyong kanegosyo. Ang realization ko tungkol sa pagpapasalamat, siyempre unang-una sa itaas kay Lord, na dapat nating pasalamatan everyday dahil sa mga blessing na natatanggap natin. At naniniwala ako na habang tayo ay binibless, dapat is maging blessing din tayo sa ibang tao. Sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, sa lahat, nagpapasalamat ako. We have to be thankful also doon sa mga kasama natin sa trabaho.
So lahat ng mga tao na nagiging blessing sa inyo ay dapat nyo rin ipagpasalamat sa itaas. And that is my realization, mga ka-Real Talk. Trabahuhin natin ang ating mga pangarap. Ingat tayo palagi. See you, mga ka-Real Talk, and God bless to all.